Hello mga kakulitan! Thanks be to God sa panibagong vlog na naman na ating masasaksihan sa oras na ito. At syempre, gaya po nung sinabi ko po sa inyo last Thursday, ay ating pong itutuloy yung ating pong vlog patungkol po dun sa iPad. At the same time, yung kanyang warranty. Pero bago po yan, ay panoorin nyo po muna yung ating intro. Okay guys, at syempre nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil binigyan tayo uli ng mabuting pagkakataon na tayo po ay makapag-vlog. At kamusta nga pala sa lahat po ng mga viewers dyan, mga followers, mga fans out there mula Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin po sa mga nasa abroad. At hindi ko na po kayo maisa-isa dahil syempre marami tayo mga tagahanga po dyan na lagi po nag-aabang na kapag ka minsan hindi tayo nakakapag-post ng mga verses, mga vlog na nakaraang linggo tayo nakapag-vlog dahil nga po ay nagdiwang po ang Members Church of God International ng second quarter Thanksgiving. Kaya tayo po ay muli po nagbabalik sa oras na ito para tayo po ay makapag-usap-usap muli at meron po kaming mga good news sa inyo. Lalo na po yung nakaraang Thursday, pinag-usapan po natin yung unboxing po ng iPad na ating pong binili sa Pushcart Manila. Kasi nga po, gusto po ng Pushcart Manila na muli nating i-promote ito pong bago nilang item sa pamamagitan po ng vlog na ito. Ngayon, pag-usapan po natin yung regarding naman po dun sa warranty na papaano ba. Okay, isa-isahin po natin kasi alam ko po na marami pong mga nag-i-inquire, marami pong mga nagtatanong kung saan ba makakabili, sure ba ito, legit ba ito. Yan po ang ating pag-uusapan. Okay, let's started. Ngayon, marami pong mga nag-i-inquire regarding po doon sa warranty. Ano? Kaya syempre, tandaan nyo po guys, every time na bibili po kayo ng mga item or mga gadget kagaya po ng iPad, syempre, hindi po mawawala yung tinatawag po natin na defective, no? Ngayon, paano ba natin malalaman guys kung ang isang item or yung iPad particularly na nabili natin is kailan siya mag-i-start yung kanyang warranty, okay? Kasi sabi po ng Apple, o sabi nga po ng Pushcart, is kapag ka once po na nabuksan ninyo at yan po ay inyong kinonect sa inyong wifi at yan po ay inyong na-activate, doon na po mag-i-start yung inyong warranty. Kasi nga po, madedetect na po yan ng Apple. Kasi nga po, hindi naman po kailangan na yung resibo. Kasi syempre, may mga, meron po kasi mga bumibili po ng mga ganyan na ipinangre-regalo. Kasi syempre, hindi pa bukas, di ba? Ngayon, ang ginagawa po nila para malaman ng Apple, yan po ay activated na once po na yan po ay nakakonect na po sa Wi-Fi. Kaya once po na nakonect na yan sa Wi-Fi, doon na po mag-i-start yung day 1 po ng warranty. Cool! Okay. Ngayon guys, doon naman sa tanong po na kung sakali talaga na defective yung ating nabiling item or yung iPad mismo or any Apple gadget na ating mabibili, syempre po, tingnan muna natin kung ano po ba. Kasi syempre, kung kayo po ay taga Luzon, Visayas at taga Mindanao, hindi naman po kailangan na ibalik nyo po sa Pushcart yung item, no? Kasi nga, ang good news po sa Apple is meron po silang tinatawag na authorized Apple Store. Okay? Doon Apple Store na yon, doon nyo po dadalhin yung inyong defective iPad or iPhone. Kasi nga po, sila po yung authorized, no? Ngayon, once po na nalaman po nila, na-check nila na talagang yung nabili nating iPad is defective. Kasi minsan kasi, hindi naman porket defective, peke, no? Tandaan nyo po yun guys ha, ulitin ko lang po. Hindi porket defective or may sira is peke, no? Kasi syempre, gadget po yan. Hindi po may iwasan po na may mga bagay po talaga na nasisira. Tandaan nyo po ha, kung yung tao nga eh, no? Yung tao nga po eh,
kahit sabihin mo na maayos, eh, syempre nasisira din yan, kakasakit din yan. Much more yung ating mga gadget. Okay? Ngayon, once po na talagang nakita po ninyo, for example, isang buwan nyo na nagamit, dalawang buwan nyo na nagamit, at yan po ay nasira ka agad, or may mga function na hindi gumagana, for example, wifi man yan, o kaya may yung screen, hindi po siya gumagana ng maayos, eh, ipacheck nyo po kaagad kasi po sakop po yun ng warranty. Ngayon, ang good news po kay Apple is hindi naman po siya nagre-repair, no, ng mga warranty gadget. Okay, tandaan nyo po yun, ha, hindi po siya nagre-repair. Yan po ay automatic na talagang nakita nilang defective yung gadget, automatic po yan na kanilang i-replace ng bago. Aba, tingnan nyo po, ha, bago ko agad. Kaya syempre, gumagana na po yung warranty natin. For example, kayo naman po ay nakaka 11 months na, eh doon nasira yung iPad ninyo. Sabihin, yung warranty na yun, isang buwan na lang. Kasi syempre, ano na yun, eh, sakop na siya ng 1 year. Kaya pagka nasira po siya on the 13th month, hindi na po yun cover. Okay, ganun po siya. Baka mangyari po pagka ni-replace another 1 year, hindi naman po ganun. Okay? Kaya kung kailan po siya sakop ng warranty at kung ilan na lang po ang remaining na buwan, yun na lang po yung ating natitirang months of warranty. Okay? Yan po. Ngayon guys, kung sakali man po na kayo po ay magpapawarranty, kasi tandaan nyo po guys, si Apple po is napaka-selan, napaka-higpit pagdating po sa warranty. Kasi minsan kasi may mga user, minsan hindi naman talaga problema sa gadget. Minsan ang may problema, yung user. Tandaan nyo po yun guys, ha. Yung user po mismo ang may problema. Alam nyo kung bakit? Kaya pala ayaw gumana yung iPad niya, eh minsan po nabagsak. Minsan naman po habang Jume James nagsa-cellphone na nag-iPad, ayun, nalaglag sa tubig, di ba? Ano ang mangyayari doon? Eh talagang masisira talaga 'yon. Ngayon, kapag ka nalaman po ni Apple na ganun po ang mangyayari, sabihin, tayo po ang may fault, eh ang mangyayari po niyan, eh baka hindi po 'yan mapalitan or masakop ng warranty kasi tayo po mismo ang may kasalanan. Okay? Hindi po talaga siya masisira nang ganun-ganun lang, no? Ibig sabihin, may cause ng pagiging defective niya, kaya siya ganun. For example, nababagsak. Ngayon, makikita nila yan, pag nabagsak yan, may gas-gas yan, may dent yan. Ngayon, pagka ganun po ang nangyari, automatic po, void ka agad yung ating warranty. Kaya nga po minsan, yung iba po, sabi ko, gaya ka nga po ng sabi ko sa inyo, may mga bumibili ng iPad, ayaw pong magbumili ng tempered glass, o kaya naman casing. Ayun nga, yung nangyayari po niyan, sa sobrang tipid, nabagsak. Eh kung bumili ka ng tempered glass, nilagay mo siya ng casing, eh mapoprotektahan yung ating iPad. Sabihin, hindi direktang masisira or madedent or magagasgas yung ating iPad kung meron siyang protection. Diba? Parang ganun din po yun sa film life. Diba? Diba? Gaya, nag-over tayo ng insurance. Dapat yung tabi na protektahan din. Okay? Ng insurance in case na may mangyari. Okay? Dito, ganun din, no? Kaya kapag ka may sira, kasi tandaan nyo po guys, no? Kahit sabihin nyo po na, kasi makikita nila yan, eh. Meron silang standard, eh. Na ito po ba ay under pa warranty o hindi na. O kaya naman, for example, ayaw gumana, yung pala nabasa, makikita nila yun sa loob kung mayroon yung moist, kasi tubig yan, eh. Eh, maliban sana kung talagang yung iPhone is talagang pantubig, no? Siyempre, yung mga karamihan, mga iPad, hindi naman po yan mga water resistant, di ba? Minsan, kapag yan ang inapasok ng tubig, eh talagang masisira yun. Okay, kaya dapat po, mga kasama, mga kakulitan, ingatan po natin yung ating iPad. Okay? Next. Pagdating naman po sa kung sakali po talagang walang gas-gas, walang tubig, ang inyo pong mga defective iPad, eh syempre, ang una nyo dadalhin, yung iPad mismo. Eh, hindi naman pwede na pupunta ka doon na wala kang dalang iPad, na anong sasabihin mo doon, di ba? Kaya dapat po, dalhin nyo po yung iPad ninyo. Kasi yun po yung i-check nila. Pangunahin yan. And then, at the same time, dalhin nyo na rin po yung mga accessories, like yung adapter, yung cable, at syempre po, yung box. Kasi po, minsan, doon po sila, kasi sa iPad po kasi, wala po doon makikitang serial number. Okay? Nasa box po, yung serial number. Kaya dapat po,
paki-sure nyo po na huwag nyo munang itatapon. Kasi minsan kasi, maganda po kasi yung box na yon na talagang kasama rin nyo rin sa binili yon, di ba? Kaya nga minsan, mas mahal pa nga yung box kaysa yung laman. Pero syempre, for safety purposes, huwag nyo munang itatapon yung mga box natin. Okay? And then, kung sakali naman po, second option naman po natin, yung ating mga resibo. Okay? Pero pagdating sa Apple Store, hindi naman po yan masyadong hinahanap, yung resibo. Dahil doon sila magbibase doon sa serial number na makikita po nila kung under warranty pa o hindi na. Okay? Doon nila malalaman yun. Okay? Kaya dapat po, dali ng iPad, dali yung mga accessories at yung box at optional yung ating resibo. Okay? Lastly, mga kasama, mga kakulitan, siyempre, alam ko na po na kayo po ay desidido na na bumili po ng iPad, di ba? Kasi siyempre, nalaman nyo na po yung ating mga kondisyones pagdating sa warranty, pagdating sa mga iba't ibang mga bagay, sa mga Apple Store, kung saan nadalhin yan. Ngayon, saan naman tayo makakabili? Kaya siyempre, ako po, bumili po ako mismo sa Pushcart Manila, na kung saan doon din galing yung ating cookware, yung ating mga rotating condiments, yung ating mga oil dispenser, at iba't iba pa. Iba't iba pang mga dapat bilhin. Kung sakali man po na meron kayong mga request na gusto nyo pong bilhin at natatakot kayong bumili sa mga online store, sa mga marketplace sa FB, mas maganda po, itanong nyo po kay Pushcart Manila. At yan po ay kanya nga hanapin sa inyo at safe na makakarating sa inyo. Okay? Kaya dito po, sa Pushcart Manila, pakilalagay po namin dito po yung kanyang FB page, Pushcart Manila. And then sa caption po natin, nandun din po yung kanilang link para po kayo po ay makapag-message. And then, pagdating po sa Pushcart Manila, kung sakali po kayo po ay o-order, ito po ay, siya po ay nag-o-offer po ng deposit first. Kasi nga syempre, alam nyo naman po sa panahong ito, marami pong mga joy buyer, no? Mga joy buyer lang na nakita niya yung iPad and then magpapareserve. And then, hindi naman pala kukunin. Nag-ano lang, parang takot, parang sa pagkain, takot tingin lang. Kaya mas maganda po, para sure po kay Pushcart Manila na i-reserve niya po yung item sa inyo, dapat po, sabi po nila sa atin, is mag-deposit po muna or magbayad po muna. At yun naman po yung ginagawa natin, di ba? Kaya yung mga umorder sa atin ng cookware, 100% lahat po yan na i-deliver. Kaya dun sa mga umorder na, kasi actually, marami na tayong umorder sa Pushcart Manila ng mga cookware, di ba? Kasi nga po, doon sa mga umorder, alam ko nakikinig po sila ngayon, di ba? Kasi mga fans natin yan eh. At tingin nyo po, kayo po ba? Sige nga, mag-comment nga po kayo. Sa tingin nyo po, yung pong in-order nyo po sa Pushcart, nakarating ba sa inyo? Sige nga. Okay. Kung nakarating po sa inyo yung mga order po ninyo, pagdating sa iPad, makakarating po ba? Siyempre naman. Di ba? Siyempre naman. Para at least, kung sa cookware, nagtiwala kayo, mas more sa iPad, di ba? Kasi syempre, bagamat may kamahalan ng konti, pero mas lalo pong pag-iingatan ni Pushcart Manila yung ating mga orders, okay? Ngayon, sa mga orders po, ang priority po ni Pushcart Manila is pang NCR at malapit sa NCR lang po muna yung kanila pong tinatanggap na order. Kasi nga po, ayaw po natin mangyari, ba nababalitaan nyo po, ano? Minsan, umorder po sa mga online store, dumating sa kanila, kahoy, bato, di ba? Wala, nakakatakot yun, di ba? Di ba? Sa mga, napapanood niya naman po yan sa mga trending videos, di ba? Na ang mahal-mahal ng nabiling laptop, talagang nakakiss pa, nakabalot pa, pagbukas ng ano, kahoy at yung mga bato, di kawawa naman po yung mga ano, yung mga nasa malayo. Kaya nga sila na sa online bumibili para hindi na masyadong lalabas eh. Di ba? Ngayon, dito po, for the meantime, nag-iingat po tayo para hindi po kasi syempre, markado na iPad yan eh, markado na iPhone yan or mga gadget yan. Meron pa nga ako nakita ng mga G-Shock, no? Mga G-Shock, no? Doon sa isang ka-churchmate namin, talagang iyak na iyak yung na siyempre lumalaban sila ng maayos doon sa mga seller
And then yung mga delivery boy na mga pasaway, hindi naman lahat. Kaya lang syempre, naghahanap buhay yung tao. Eh sana po, i-deliver naman natin ng maayos. Eh pagdating sa kanya, eh, wala nang laman, G-Shock, di ba? Kawawa naman, di ba? Kaya dito po, ang priority po muna ni Pushcart Manila is yung number one, is nasa NCR. And then sumunod po, yung mga nasa Cavite, nasa Pampanga, nasa Bulacan, yan. Yung mga malalapit lang muna. Okay? Para hindi rin naman ganun kalaki ang shipping. Kasi po, bukod sa babayaran nyo po yung iPad na gadget mismo, syempre, sagot din po ninyo yung shipping. Okay? Yung shipping po natin is kayo rin po ang mag-shoulder po noon. Bagamat ang iPad ni offer po ni Pushcart Manila is napaka-affordable. Ano kung bakit? Kasi po, ang price po niya is mas mura pa sa mall. O, tingnan nyo guys. Kaya kung kayo po ay bibili mismo sa mall, ang ginawa ni Pushcart Manila, mas pinababaan pa niya. O, saan pa kayo niyan? Diba? Mas pinababaan pa niya yung kanyang presyo. Para at least, hindi na kayo pupunta sa mall para bumili. Kay Pushcart Manila na po kayo bumili. Kaya ganun po ang ating gagawin. Please contact Pushcart Manila, Payment Purse, and then pang Metro Manila at malapit sa Metro Manila. Siguro sa mga taga Luzon at Visayas, Mindanao, na outside malalapit, kaya yung mga Ilocos, medyo malay-lay na yan, Albay, siguro ano po, second priority na muna. Siguro kung may sarili na ng delivery si Pushcart, saka tayo, may aeroplano na siya at helicopter, no? Para naman madeliver sa inyo. Pero for the meantime, doon muna tayo mag-focus. Kaya ano pa ang hinihintay? Mga kakulitan, para po tayo po ay makagamit po ng mga gadget, eh make sure na maka-order po kayo kay Pushcart. Ngayon, kung sakali po na nahihiya kayo mag-chat or magsabi po kay Pushcart, pwede naman kayo makisuyo po sa amin. Pero syempre, may talent po tayo. Di ba? Hindi naman, konti lang naman. Di ba? Para at least, masigurado po kayo. Kasi minsan kasi may mga followers na, Sir Danny, baka pwede na lang ako makisuyo sa'yo, sa'yo na lang ako mag-order. Pwede naman po, wala naman problema doon, 'di ba? Para po makasigurado naman po kayo. Pero kung pwede naman po na kayo po ay makadiretso kay Pushcart, pwede naman po. Pero kung nahihiya po kayo, pwede naman po sa akin. Okay? Kaya siguro hanggang dito po muna, mga guys, mga kakulitan, ang portion po natin sa ating pagpo-promote po ng Pushcart Manila pagdating po sa gadget. Ngayon guys, marami pang mga ino-offer po si Pushcart Manila na mga items na alam po natin na mga gamit po natin sa pang-araw-araw. Kaya abang-abang lang po para syempre tayo po ay unang-unang makabili ng kanyang mga produkto. Kaya siguro po hanggang dito po muna yung ating vlog sa oras na ito. Happy Sunday po sa ating lahat. Sana po tayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. At alam ko po na kayo po ay busy. Pero po sa araw po ng Linggo, sana po mapanood nyo po ito. At huwag nyo kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at sa aming FB page para po at least tayo po ay updated po sa mga susunod po nating mga vlogs. Okay? Kaya siguro hanggang dito po muna. Maraming salamat sa Diyos. Bye-bye!